Ang sumpa ay isang kagustuhan o kahilingan na may mangyaring masama sa isang tao o bagay. Marahil narinig mo na ang istorya ng mga sinumpang tao o bagay, pero nakarinig ka na ba ng sinumpang pelikula? Ang average sa paggawa ng isang film inaabot ng isang taon. Sa tagal nito ay hindi maiwasang magkaroon ng problema at insidente na maaari mong isisi sa isang sumpa. Ngunit may ilang mga pelikulang mas maraming kamalasan ang nangyari kumpara sa iba. Idagdag mo pa na ang mga pelikulang ito ay tungkol sa iba't ibang paranormal activities o religion. Dahil dito maraming tao ang nagsasabing maaaring may ibang nilalang pumipigil sa production ng mga pelikulang ito. Hindi ko sinasabing ang mga pelikulang ito ay sinumpa o may sa demonyo, ngunit dahil sa mga istorya sa likod ng mga paggawa ng mga pelikulang ito, hindi mo maiwasang mapaisip. Umpisahan natin sa pelikulang nagbigay sa akin ng nightmares, ang The Exorcist noong 1973. Kauna-una ang exorcism movie na inilabas. Base ito sa sinasabing real-life demonic possession ng batang si Roland Doe noong 1949. May mga hinimatay sa sinehan nang pinalabas ito at itinuturing na isa sa pinaka-nakakatakot na horror film. Kaya naman kung makakarinig ka ng istorya tungkol sa kamalasang dinanas sa paggawa ng pelikulang ito, ay hindi mo maiwasang isiping may kinalaman ng demonyo dito. Ang bahay na ginamit sa pelikulang ito nasunog at katakatakang ang kwarto ni Regan McNeil, ang 12 years old na babaeng sinapian sa pelikula, ay hindi nasunog. Sa isang eksena, ang aktres na gumanap bilang ina ni Regan ay nagkaroon ng permanent damage sa kanyang likod. Ito'y dahil faulty ang safety harness na nakakapit sa kanya. Ang pagsigaw niya sa eksena ay totoong reaksyon niya sa sakit na kanyang naramdaman. Namatay ang dalawang aktor sa pelikula na si Jack McGowran at Vasiliki Malyaros. Bago pa man ito, may palabas. Ngunit ang pinakamasamayang istorya ni Mercedes McCambridge, siya ang nagboses sa demonyong sumapi kay Regan. Hindi naging maganda ang kanyang buhay pagkatapos ng filming. Pinatay ng kanyang anak ang sarili nitong asawa, pati ang kanyang mga anak, bago ito nagpakamatay. At sinasabing ang nakasulat sa kanyang suicide note ay punong-puno ng sama ng loob sa kanyang ina, na siya namang ikinonekta ng mga tao sa demonic nature ng pelikula. At sa panghuli, ang production editing ng pelikula ay ginawa sa 666 Fifth Avenue sa New York City, numerong kilalang Mark of the Devil. Maaring coincidence lamang ang lahat ng ito, ngunit maraming kakaibang pagkamatay at kakaibang nangyari, kaya't hindi maiwasang isipin na may sa demonyo nga ang pelikulang ito. 2012 nang inilabas ang pelikulang The Possession. Ito'y tungkol sa isang babaeng nakabili ng isang antik na wooden box mula sa isang yard sale kasama ang kanyang ama. Binuksan niya ang hidden lock nito at napakawala ng isang malicious spirit na tinawag nilang Dibuk, isang evil spirit sa Jewish belief. Sinapian ang batang babae at ang istorya ay sinundan ng kung paanong sinubukan ng kanyang ama na maalis ang espiritong ito sa kanya. Base ito sa istorya noong 2000 tungkol sa isang lumang wine box na tinatawag na Dibuk Box, na sa ngayon ay pagmamay-ari ni Jason Haxton. Sinasabing nagdadala daw ito ng kamalasan na trahedya sa kung sino man ang may hawak nito. Nang ginagawa pa lamang ang pelikulang ito, tinanong ni Jason ng producer kung gusto niyang gamitin sa movie ang totoong Dibuk Box. Tinanggihan niya ito at sinabing takot siya dito. Kahit ang aktor na si Jeffrey Dean Morgan na isang skeptic ay nag-agree na huwag nang dalhin sa set ang totoong Dibuk Box. Hindi raw niya gusto magkaroon ng kamalasan o kamatayan sa set. Pagka-reject pa lamang ng Dibuk Box ay nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari sa filmmaking. Isang patay na neon light ang sumabog sa ibabaw mismo ng direktor. Sinabi niyang wala pa siyang na-experience sa sumabog na ilaw nang walang dahilan. Madalas daw itong nangyayari sa set, sabi ni Morgan. Nagkakaroon din daw ng biglang paglamig sa set at kakaibang pakiramdam na tila may nanonood sa kanila na hindi nila nakikita. Pero ang talagang kakaiba ay nangyari 5 days pagkatapos silang matapos ang pelikula. Isang storage house sa Vancouver kung saan nakalagay ang lahat ng props sa movie kasama ang replika ng Dibuk Box ay nasunog. Nang imbestigahan nito ay walang nakitang dahilan ng pinagmulan ng sunog. Misteryo pa rin ito hanggang sa ngayon.
Ang The Passion of Christ ay dinirek at pinroduce ni Mel Gibson. Ito'y tungkol sa last 12 hours ng buhay ni Jesus. Kontrobersyal ang pelikulang ito. Gayunpaman, successful ito at naging highest grossing religious film of all time. Hindi naging madali ang paggawa ng movie na ito. At pinaniniwala may sumpa sa aktor na gumanap bilang Jesus na si James Caviezel. Nasaktan siya physically sa mga brutal scenes sa movie na ito. Dislocated shoulder, aksidenteng na latigo at allergy sa heavy makeup na ginamit sa kanya na nagresulta sa heavy headache at skin infections. Nagkaroon din ng hypothermia at na-hospital dahil sa pneumonia. At ito ang kakaiba, siya at ang assistant director ay tinamaan ng kidlat. At kahit pinuri si James sa performance niya sa movie na ito, nanlamig ang kanyang career. Sinabi niya ang pagganap niya bilang Jesus ang sumira sa kanyang career. Kahit ang pagkagulo ng buhay ng direktor na si Mel Gibson, kinonekta din sa sumpa ng film na ito. After ng film, nanganibang marriage niya, naaresto at nakipaglaban sa alcohol addiction. The Amityville Horror. Kung hindi ka pamilyar dito, dalawang pelikulang nailabas, 1979 at 2005. Tungkol ito sa paranormal activity sa Amityville House, pinaniniwala ang isa sa pinaka-haunted na bahay sa buong mundo. Ito'y pagkatapos patayin ng isang lalaki ang kanyang ama, ina, dalawang kapatid na lalaki at dalawang kapatid na babae sa bahay na ito noong 1974. Sa 1979 na film, mga aktor na si James Brolin ang gumanap bilang George Lutz, ang lalaking tumira sa Amityville at nagpublicize ng paranormal activities dito. Isang gabi nagkaroon ng kakaibang experience si James habang binabasa ang Amityville Horror Book. Habang binabasa niya ang isang intense na eksena sa libro, ay biglang bumagsak ang sinabit niyang damit na gagamitin sana niya kinabukasan. Nakaramdam din siya ng kilabot ng mga oras na yon dahil dito naniwala siyang maaaring may katotohanan ng kwento sa Amityville at yan ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang proyekto. Si Ryan Reynolds naman ang gumanap bilang George Lutz sa remake ng movie noong 2005. Sinabi niyang palagi siyang nagigising ng 3:15 AM noong ginagawa niya ang film na ito. Ito daw ang oras na nagigising si George Lutz ng takot na takot noong siya ay nakatira pa sa Amityville House. Ito rin ang estimated na oras ng naganap na patayan sa bahay na ito. Isang insidente pa nangyari sa 2005 film. Bago pa man sila magsimula mag-film, isang misteryosong bangkay ng isang fisherman ang inanod malapit sa set. At si George Lutz, misteryosong namatay sa edad na 59, 4 linggo bago na ipalabas ang film. 1971 nang lumipat ang Peron family sa isang lumang farmhouse sa Harrisville sa may Rhode Island at naging kakilakilabot ang karanasan nila sa farmhouse na ito. Ginulo ang buhay nila ng isang dark being na sumapi kay Mrs. Peron. Tinangkang tanggalin ito nila Ed at Lorraine Warren sa pamamagitan ng isang exorcism. 2013 nang ginawa nito ng movie film, yan ay ang The Conjuring. Base ito sa karanasan ng pamilyang Peron, sa paggawa ng pelikulang ito ay nakaranas ng kakaibang mga pangyayari na siyang kinatakutan ng cast at crew. Dahil dito naniniwala silang may mga paranormal beings ang nakikialam sa film. Noong nagsisimulang mag-research ang mga writers ng film na sila Chad at Carrie Hayes, madalas ang usapan nila ng mga Warrens. Sa telepono ay nagkakaroon ng static interference at loss of connection. Lagi napuputol ang kanilang usapan. Kaya tila sa umpisa ay may pumipigil na sa pagbuo ng pelikula. Ngunit simula pa lamang yan ng mga kakaibang pangyayari sa film na ito. Isang gabi habang nagtatrabaho sa film ang direktor na si James Wan ay bigla na lamang umalulong ang kanyang aso. Nilingon niya ito para tingnan kung anong tinatahulan nito. Ngunit wala siyang nakita. Nakikita niyang tila may sinusundan ng aso sa loob ng kwarto. Kinilabutan si James sa pangyayaring ito at iniisip niyang ang kwento sa film ay nakakaapekto na sa kanya. Nang simulang gawin ng film, karamihan sa Peron family ay bumibisita sa set maliban sa kanilang ina na ayaw lumapit sa lugar na yon. Nang dumating ang pamilya sa set ay may maalikabok na hangin na pumalibot sa kanila. At sa parehas na oras na yon, si Caroline na nasa Atlanta ay nakaramdam ng isang dark presence at hinimatay. Kinailangan siyang dalhin sa ospital para gamutin ang kanyang tuhod na na-injure sa kanyang pagbagsak.
Hindi dyan nagtapos ang kamalasan ng film na ito. Si Joey King nagkaroon ng mga pasa sa katawan kahit hindi siya ang gumagawa ng physical stunts sa pelikula. Ang aktres na si Vera Farmiga ay nakakaramdam ng kakaiba tuwing binabasa ang script. Ayaw din niya mag-rehearse ang gabi o tuwing siya ay mag-isa. At ang pinakakakaibang nangyari ay isang araw pagising ni Vera ay nakita niya ang kanyang laptop na may 3 digital claw marks sa screen. Hindi raw niya ito ma-explain dahil walang ibang taong gumagamit ng kanyang laptop bukod sa kanyang sarili. Nang matapos ang film, umuwi si Vera at pagising niya kinaumagahan ay nakita niyang meron siyang 3 kalmot sa kanyang hita. Wala daw ito bago siya matulog. Aksidente lamang ba mga ito o bumalik ang dark entity na gumugulo sa pamilya at ang cast and crew naman ang kanyang inatake? Aksidente sa set, pagkamatay ng mga aktor, kakaiba mga naranasan, naramdaman at kamalasan. Nangyari nga ba mga ito dahil sinumpa mga pelikulang ito? Sa pelikulang Exorcist, ang pagkasunog ng bahay ay dahil sa isang pigeon na dumapo sa circuit box. Naging dahilan ng short circuit na nagresulta sa sunog. Totoo ang kwarto ng possessed na babae lamang ang nagsurvive. Kakaiba man ang pangyayaring ito, ay maaari pa rin coincidence lamang ito. At walang dudang minalas ang pelikula sa pangyayaring ito dahil na-delay ang shooting ng 6 na buwan. Ang aksidente nangyari sa isang aktres na dahil sa faulty harness pwedeng isisi sa klase ng directing style ng direktor na si William Friedkin. May reputasyon ng direktor na kakaibang atake nito sa mga eksena. Sinasabi nagpapaputok ng baril na nananakit ng aktor para mapalabas ang tunay na emosyon na takot sa isang eksena. 1972 ginawa ang film. Hindi pa ganoon ka-modern ng mga harness, posible talaga ang aksidente. At kahit ganoon nga ang nangyari, pinili ng direktor na gamitin ang eksena kung saan totoo nasaktan ang aktres na si Ellen Bernstein. Sa tagal ng paggawa ng pelikula, maraming pwedeng mangyari. Si Jack McGowran namatay nga, ngunit dahil ito sa flu epidemic na tumama sa London. Si Vasiliki Malyaros namatay din, ngunit 90 years old na siya ng mga panahong yon. Ang suicide ng anak ni McCambridge resulta ng problemang kinaharap nito. Isa siyang trader na diskubring gumawa ng sikretong account sa pangalan ni McCambridge. Nahuli siya ng kumpanya at pinipeke pala niya ang mga pirma ni McCambridge. Personal ang issue, walang kinalaman sa pelikula. Ang 666 building hindi lang naman Exorcist ang inedit yan. Andyan kasi ang Warner Brothers office. Bagamat pagmamayari ni Jason Huxton sa ngayon ng totoong debug box ng pelikulang The Possession, ang orihinal na may-ari nito ay si Kevin Manis, na umamin di kalaunan na inimbento lamang niya mga istorya tungkol sa debug box. Ang mga aksidente sa set, nangyayari din naman sa ibang pelikula kahit hindi pa nakakatakot ang pelikula. Ang pagkasunog ng props, kakaiba man ay maaaring coincidence lamang ito. Ang mga aksidente sa pelikulang The Passion of Christ hindi maiiwasan. Brutal ang mga eksena, mahirap iwasan ang mga hindi inaasahang aksidente. Posible din ang lightning strikes kung ikaw ang nasa mas mataas na lokasyon kumpara sa iba, ang current maghanap ng pinakamalapit na dadaanan. Gayunpaman, kakaiba talaga ang pangyayaring ito. Totoo ang karumalduman na patayan sa Amityville House, ngunit ang buong katatakutan sa istorya ng Amityville Horror, istoryang gawa-gawa lamang ni George Lutz at ng isang lawyer na si William Weber. Nabuo mga istorya habang nagiinuman. Ang mga naranasan ng aktor, maaaring pakulo lamang para kumita ang pelikula. Karamihan sa mga pangyayari sa paggawa ng The Conjuring film, kwento lamang. Kwento ng mga taong involved mismo sa film, maaari silang makinabang. Si Joey King totoo nagkaroon ng mga pasa, nagkaroon siya ng blood condition ayon sa mga doktor. At ang ibang mga kwento, walang paraan para makumpirma kung totoo. Nasa iyo kung maniniwala ka. Walang dudang nakatulong sa promotion ng film ang mga istoryang pumapalibot dito. At walang dudang nakakakilabot ang mga istoryang ito. Kung totoo man, isa lang ang sigurado. Sa kabila ng sinasabing kamalasang naranasan ng mga pelikulang ito, tila hindi ito sinumpa o minalas pagdating sa kita. Nagustuhan mo ba ang video? Tulungan si Random Pinas sa simpleng pag-comment. Kahit isang emoticon lang, masaya na ako. At syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.